Sandali. Hindi kayo nagkamali ng channel. Kay Mac Macablo talaga to. Pero nandito ako ngayon para mag-promote ang channel ko. Yes! Mag-promote lang ako ng channel ko. TJTV FLM. Isa ako sa mga vlogger defender sa FLM. Dan dyan sa channel ko. Maganda ang mga balita. Makukuhan dito updates tungkol kay Sir FLM. Ay anong tungkol kay Sir FLM makikita niyo sa channel ko. Kaya ano pa, daan na kayo. Salamat po, Boss Mac Mac. Mga Turpa Peeps. Salamat. Pasok! Kung ako po ay ipe-persecute pagdating ng araw dito sa aking pagtulong, so be it. Wala akong problema yan. At least nagkaroon ako ng kasaysayan ng aking buhay. Ang kasaysayan na iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino na tatulungan natin ngayong epidemya. What's up mga tropa peeps? Isang napakagandang araw ng Miyerkules po sa ating lahat. Ayan, medyo maulan po dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pero kahit na maulan ay hindi naman yan dahilan para tayo malungkot. Dahil yan ay blessing. Yan ay isang napakagandang umpisa ng blessing ngayong araw na ito. At syempre, trending ang ginawa na pagsasampa ng reklamo ni Attorney Glenn Chong sa NBI para kay JR Balico. Yan. Kaya meron nga tayong kasabihan na be careful what you wish for. You may get it. Yan. Mag-ingat ka talaga sa iyong mga hiling or sa iyong mga challenge or yung mga parang paghahamon mo. Kasi talagang ang mangyayari dyan eh, baka nga magkatotoo yung wini-wish mo, eh unlimited pa ang ibinigay ni Attorney Glenn Chong para kay JR Balico. At syempre, hindi naman siya magpapatalo at nag-live kaagad siya. At syempre, hindi mawawala kay JR Balico ang pagiging palaban. Kitang-kita niyo naman sa kanyang live na marami pa siyang mga pinagsasabi na yan daw ay isang harassment. So, ano ngayon ang pakiramdam ng hinaharas? Ano ngayon ang pakiramdam ng ikay inuusig sa harapan ng social media? Yung binibigyan ka na kaagad ng trial by publicity. Diba? Napakahirap. So, alam nyo na ngayon ang pakiramdam ng ginagawa nyo sa inyong mga siniraang tao. Yan. Lalong-lalo na kay Nanay Olga Pamorcan. Siyempre, hindi makakalimutan ni JR Balico yan. At siyempre, ang ginawa kay Francis Leo Marcos. So, alam nyo na ngayon kung ano ang pakiramdam ng isang Francis Leo Marcos na binibira, na pinagsasabihan ng kung ano-ano. Yan, at dinadamay buong pamilya. Pasalamat pa nga si JR Balico kasi si Attorney Glenn Chong ay isang mabait na tao, hindi dinadamay ang kanyang pamilya. Kung sino lang yung kanyang kaaway or yung kanyang kagalit, katulad niyan, nabubuisit siya sa mga pinagagagawa ni JR Balico. Si JR Balico lang ang kanyang tinira or ang kanyang tinarget. Hindi sinama yung mga nakapaligid kay JR. Kaya yan, isang magandang laban yan. Dahil alam nyo po kung bakit. Kasi ang mga talino warriors, matatalino yan pagdating sa social media. Matatalino sa mga trial by publicity, sa paglalabas ng mga kung ano-anong picture. Pero ngayon nila ipakita ang kanilang talino sa harapan ng husgado. Kasi hindi nga nila nakita. Hindi nila nakita, hindi nila naintindihan kung ano yung gustong mensahe ni Attorney Glenn Chong. Ang gustong laban ni Attorney Glenn Chong ay sa proper forum, sa harapan ng husgado. Doon magkakalabasan niya ng kung ano-ano pang mga ideya, kung ano mga gusto niyo siraan, kung ano mga gusto niyo sabihin. Diyan sa harapan ng husgado, merong mga magbabantay diyan, merong mga titingin kung totoo yung mga sinasabi mo. Kaya yan ang magandang magandang laban kasi sa harapan na mismo ng husgado eh. Hindi nila naintindihan na si Attorney Glenn Chong ang gustong laban ay patas kasi nasa husgado. Kasi pag si Attorney Glenn Chong kung sakali ay lalaban din sa social media, maaaring magkaroon din ng isang hindi patas na pamamaraan. Dahil unang-una na si Attorney Glenn Chong ay hamak na mas
may credibility kaysa kay JR Balico. So, mas maraming followers si Attorney Glenn Chong kaysa kay JR Balico. So, magiging bias. Kaya pabor din ito kay JR Balico na madala sa husgado. Mapauwi siya, madala sa husgado. Masabi kung ano yung mga dapat niyang sabihin. Kasi lahat ng ebidensya, lahat ng mga pinagsasabi niya sa kanyang Facebook page, sa kanyang Facebook, doon sa TikTok, doon sa kanyang YouTube channel na Bagtit, sa Tres Rosas, lahat yan ay pwedeng gamitin na ebidensya laban sa kanya. Kaya yun, syempre, pinapahalagaan lang ni Attorney Glenn Chong ay yung 14 na buhay na nasa kanyang bahay. Kasi nga po, kung maalala nyo, yung nangyari kay Red Santillan, yung sinabi niya ni Attorney Glenn Chong, 2 pahinang papel lang ang pumitil sa buhay ni Red Santillan. So, eto ngayon, ay meron siyang kasamang mga volunteers, edad 20, 22, 24. Siyempre, nag-aalala si Attorney Glenn Chong, ayaw niyang maulit kung ano yung nangyari kay Red Santillan. Kaya po, yan, isang magandang laban. Yan niya naman po, yung ganyang reklamo na yan, pwede pong i-pax. Pwede pong ipaksya ng NBI, ipadala doon sa embassy ng France, embassy ng Pilipinas doon sa France, sa Paris, kung nasaan si JR Balico. At pwede nilang ibigay sa mga otoridad doon. At saka pwede sigurong hulihin na kagad si JR Balico kung matutunton. Kaya yan ay medyo masasabi nating mga bilang ng araw. Kasi nga po, ilang araw lang yan kung ipapaks tapos isusurrender doon sa mga otoridad at siya ay kunin na doon sa kanilang bahay at ipauwi dito sa Pilipinas, ipa-deport. Yan ang mga magiging proseso niyan. Hindi na bibilang yan ng matagal. Siguro mga matagal na siguro, 2 buwan or 3 buwan. Kaya mayroon pang pagkakataon si JR na magsasabi ng kung ano-ano, maghahamon ng kung ano-ano kay Attorney Glenn Chong at dagdag kaso na naman sa kanya. Dahil lahat ng kanyang binibitawan ngayon sa kanyang mga Facebook page at sa kanyang YouTube channel, lahat yan ay gagamiting ebidensya laban sa kanya. So, nasaan ang talino? Aber, nasa nang talino? Bakit hindi nyo ngayon ipakita ang inyong talino? Kasi kung matalino kayo, ha, unang-unang gagawin ko, kung ako ang nasa kalagayan ni JR, i-delete ko ang aking YouTube channel, i-delete ko ang aking Facebook, i-delete ko lahat, at hindi na ako magpapakita kahit kanino. Pero hindi, ngaw-ngaw pa rin ang ngaw-ngaw, kaya nasa nang talino? Yung mga sinasabi nyo talino warriors, talino lang naman yan sa social media, ngak-ngak lang ng ngak-ngak, pero hindi nila alam ang mga tao na sinasabi nila mga tangat bobo ay talagang kumikilos ng palihim at hindi nila napapansin. Siyempre, meron nga tayong kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa bibig. So, napakaraming pagkakataon na nahuli sa bibig nila ang kanilang mga sinasabi, yung mga talino warriors. Siyempre, alam naman natin kung sino-sino mga talino warriors. Unang-una na dyan, si JR Balico. Kasunod, si Tatang. Si Tatang, talino warriors din yan. Bilib na bilib siya sa sarili niya na siya isang matalino. Pero hindi niya alam na siya isang sentensyado. Magaling siyang umamoy sa baho ng iba, pero yung baho niya hindi niya naamoy. Diba? Hindi niya naamoy yung kanyang sentensya na pwede siyang masentensya na at mag-serve na ng kanyang sentensya. So, sobrang talino, natapalan na ng gamo-gamo yung utak nila. Kumbaga, hindi na nila naiisip na sila pala ay nagmumukha ng bobo dahil sa kanilang mga pinaggagawa sa harapan ng social media. At syempre, merong mga taong kumikilos para sila ay, alam niyo na, maolob. Maoblo ba? Kasi, di ba, proud na proud sila na sila daw nagpakulong kay Francis Leo Marcos, kahit hindi naman. At sinasabi nila, pinupuri talaga nila na napakatatalino nila. Pero ano ba ang nagawa nila sa kaso ni Francis Leo Marcos? Wala. Kasi mga lumang kaso ang nagpakulong kay Francis Leo Marcos, hindi yung binibintang nila na mga scam sa Super Chat, scam sa GCash, wala. Walang probable cause, walang kasong naisampa. At paano nga kasi makakapagsampa ng demanda ang isang matandang sentensyado na hindi pwedeng humarap sa mga tao na nagtatago? So, shout out sa mga nasa kinauukulan. Aba, baka pwede nyo namang aksyonan yung sentensya niyang matanda na yan. Katunayan, meron sa aking isang tao na tumawag, taga-Italia. Tinawagan niya ang Iloilo Police
Iloilo City Police Station kagabi, tinawagan niya, pinadinig niya sa akin at yun, sinabi nga, tinanong kung ano ba yung nangyari sa kaso ni Mejorada, pero mukhang hindi naman alam doon sa Iloilo. Dahil unang-una parang wala sa Iloilo si Tatang dahil siya ay nasa paligid lamang ng Metro Manila. Yan. Kaya yan, sana nga mapakita talaga nilang matalino sila at maipagtanggol nila yung sarili nila. Kasi hindi nakatalinuhan yung ganyan. Kumbaga yan ay isa na lamang panlalamang. Hindi yan talino warriors, panlalamang warriors. Kung hanggat makakataka sila sa batas, hanggat kaya nilang paikutin ang batas, gagawin nila para sila ay makalaya, para hindi sila maoblo. Kaya matalino sila sa panlalamang ng mga tao. Hindi nila matanggap na ang isang Francis Leo Marcos kahit na nakakulong na, kahit na nandun sa loob ng NBI Detention Center ay talaga namang napakaraming nagmamahal. Yan. Kaya walang wala talaga. Talagang yung talino warriors na yan, mag-uumpisa na yan, mga kinakabahan na yan. Saka yung sinasabi nyo kami kakasuhan, parang kayo yata ang nakakasuhan. Bakit ganun? Parang baligtad. Parang sabi nyo, kilalang kilala na yung mga vloggers na makakasuhan, pero parang baligtad, parang nauna pa yata kayo makasuhan na. Parang bakit, parang mabagal yata kayo, mga tropa peeps. Yan. Kaya hanggang dito na lamang po, yan lamang po ang aking vlog sa oras na ito. Mamaya meron akong special update tungkol kay FLM. Yan, at sa kanyang mga abogado. Maraming salamat po, kita-kits po ulit tayo sa susunod ko pang vlog. At ito po ang aking shoutout. Okay, ang unang-unang shoutout ko ay kay Girly Angeles, yan, at kay Melay Marquez Concepcion, yan, sila yan, silang dalawa yan. Yan po ang aking mga kaklase na makukulit na nagpapa-shoutout, kaklase ko nung high school, at halatang hindi naman sila yung mga, yun, yung nagsabing etchos daw ako. Okay, shoutout din kay Papa Bear, Papa Bear, shoutout sa'yo. Yan, pakisupport nyo rin po ang YouTube channel ni Papa Bear. Solid FLM yan, simula pa lang noong ako ay nagmo-moto vlog, kasabayan ko na yan. At syempre kay PJTV at kay Lemore Creations, yan, kay Lemore Creations at kay Jake Magnus. Yan, isa sa mga ano yan, mga talagang mga tropa pips ko yan. Yan, ito ang ating shoutout dito sa aking YouTube channel. Kay shoutout kay Shi Serapica. Watching from Canada. Yan, shoutout po sa iyo Ate Shi Serapica, kay Edgar Corazo. Sabi niya, if we don't use our common sense, it will become nonsense. Okay, kay Cool Yazi from Alabama, USA. Wow, okay, shoutout din po kay, syempre, ito suki natin to si Ichigo-chan. Yan, first Miron here. Morning diyan, Mac. Bekeneman, pa-shoutout naman Legion, watching from Japan, salamat. Okay, salamat po Ate Ichigo-chan. Yan, shoutout po sa'yo at salamat sa iyong pagiging suke dito sa akin channel. Okay, shoutout din kay Kyle Caroline. Now, those idol FLM's bashers are quiet. Opo ba, Attorney Glenn Chong yan at David Ilaga ng kakampi natin ngayon. Siyempre talagang mga mangingilag yung mga yan dahil alam nilang hindi pumapanig sa kanila ang batas. Okay, shoutout po from Cleveland, Ohio, USA kay Kyle Caroline. Okay, shoutout din po kay X Gameplay. Okay, sabi niya, hug tayo, comment, tulungan tayo. Okay, shoutout sa'yo, X-Gameplay, at sa mga nakikipag-hug to hug, hug lang po kayo dyan. Ako po hindi maramot sa akin channel, pwede po kayong makipag-hug to hug dyan, pero hindi ko na po magawang makipagbalikan sa inyo ng hug, dahil ako po ay talagang pagkatapos kong mag-vlog, edit. Yun po, shoutout din po kay Jobet Pearson from Cebu. Okay, shoutout din po kay Virgilia Padayhag from California. At shoutout din po kay D-Saint, na personal na lang yan mga kalaban ni Idol FLM. Oo nga, na personal naman talaga. Okay, shoutout din kay Neri Hayashi. Okay, shoutout din po kay Minda Molon from Ontario, Canada. Yan, shoutout po sa mga taga-Canada at sa mga kababayan natin dyan sa Amerika. At syempre, shoutout din sa mga taga-Cebu. Yan, shoutout po sa mga taga Cebu, sa mga taga Davao, shoutout po sa inyong lahat. Okay, shoutout po kay Imelda Wamil Tolentino from Edmonton, Canada. Solid FLM supporter sila. Yan, salamat po sa mga taga Edmonton, Canada. Okay, shoutout kay Bea Nodalo from Taiwan.
Shoutout din po kay Victor Lirios. Sabi niya, FLM forever. Mabuhay, Sir FLM. Go for Senator. Sure winner. Ay, nako, maaga pa. Kay shoutout din po kay Jomats TV. At syempre, shoutout din po kay Annie Bisoy. Kay shoutout din po kay Linda Argota. Kay Anita Agran. Sabi niya, watching from Montreal, Canada. Agbiag FLM ni Apo Adaken ka nga agnanayun. Yan. Anong ibig sabihin nun? Translate nyo na lang po. Okay, shoutout kay Shaila Malhotra, Rosamely Rico. Yan, sabi niya, FLM, salamat sa iyo Sir David Dilagan sa pagtanggol kay Sir FLM. Go, go, go. At kay Attorney Glenn Chong, mabuhay po kayo. Yes! Congratulations kay Attorney Glenn Chong. Siyempre, na ipakita niya meron siyang isang salita. Hindi katulad ng ibang tao dyan na puro ngak-ngak si Attorney Glenn Chong ay dadaanin sa proper forum ang lahat ng bagay-bagay. Okay, shoutout din po kay Gloria Opiana from Toronto, Canada. Okay, shoutout din po kay Janet Ignacio. Yan, our hero during pandemic, FLM. Okay, shoutout din po kay Nistan Sunga. Shoutout din po kay Pinky Rose Emilio. Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yan. Shoutout din po kay Vic Ibabaw. At syempre, ang pinakauli natin ay kay Tess Peneira. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Kay Journalist Sitchon din po. Salamat po sa inyong mga comments na talagang alam nyo. Talagang alam ko marami nagmamahal kay FLM. Salamat po sa inyong mga comments, sa inyong mga shoutout. Pasensya na po kung hindi ma-shoutout yung iba. Kita-kits po ulit tayo. May kasunod po ulit yung vlog ko. Yan, wag po kayo mag-alala. Maraming salamat po. See you on my next vlog. God bless us all. Hello po sa lahat po ng supporter ni Kuya Makma Pablo. Please naman po guys, pa-support yung YouTube channel ko. Dito po siya sa taas. Salamat po! What's up mga tropa peeps?